association, organization sa Pilipinas sa mga dental technologies. Kung mapapansin niyo po talaga, bakit technologist ang tawag ko sa inyo? Kasi babalikan muna natin, ano ba yung course na kinuha natin sa Pilipinas? Diploma in Dental Technology. Actually, chinek ko dito sa PRC, sabi ko, bakit ma'am nasanay tayo, ano, si Dr. Godoy, yung chairman ng Board of Dentistry, kausap ko nung November. Dati ko siya teacher. Kilala mo siya. Nung sabi ni Dr. Godoy, sabi niya, Dog, yun nga ang ano eh, medyo mali sa atin eh. Kasi nasanay tayo, dental technician ang tawag natin sa kanila. And from which, ang course nila eh technology. So technologist yan. So makikita niyo po, mamaya, hindi ako magamit po ng technician kasi kayo po ay mga technologist. Kumbaga, medyo counterpart kayo ng mga medical technologist. Okay? It just so happened, parang naging common na sa atin yun. Dahil kasi po before, sa Philippines, malalaman natin na ang dental technology na diploma ay 1 year. Siguro, may, alam nyo na, may mga kumuha ng 1 year, no? Tapos, ang CU lang po dati ang nagbibigay ng 2 years na dental technology na diploma. So, yun yung kaibahan. Yung 1 year, yan po sila yung mga technicians. Tapos, yung 2 years na nakatapos, yan yung dental technology. Tinawag ko itong presentation na ito, Pathway to PRC Board Examinations. So, mga nakaupo po rito, meron na po bang nakapag-exam? Kahit isang beses nag-try. Wala pa. Sa Pilipinas po. Nang ano, nang dentist? Hindi po. Dentist po muna tayo ha. Medyo di-disregard ko yung dentistry, dentist at saka hygiene. Wala muna sila sa discussion ngayon. Para sa inyo itong araw na to. So, kung wala pa nakapag-exam, dito nyo malalaman bakit kayo kailangan mag-exam ngayon. Tapos, meron na po ba ditong gumraduate na simula ngayong araw na to, eh nasa less than 5 years lang pabalik? Anong year ka gumraduate, sir? 17. Okay, very good. Saan eskwelahan ka gumraduate? Ocampo. 2 years ang kinuha mo. Okay. May good news ako sa'yo. Dahil kasi yung mga yan, eh, pag nadala na rito po sa Saudi Arabia, ang PRC board exam, automatic na siya mag-exam. Kasi recently graduate, 2 years program, kaya nandoon na siya, pasok na siya doon. Bakit ko tinanong yun? Dahil kasi, makikita nyo dito mamaya kung ano yung karamihan na nakita kong names at saka experiences ng mga kasamahan natin dito sa Saudi Arabia. Doc, can you please? Sa pa po. Okay, this is what I wanted you to know. Alam po ba ninyo yung Republic Act 9484? Hindi po. Hindi pa kayo, hindi nyo na alam, di ba? Actually, ito po yung dental law sa Pilipinas. Next slide, please. The Philippine Dental Act of 2007. Yan po yung RA 9484. Doc, yung mga taga-FDK natin, papasukin natin sa kanila kasi discuss ko itong RA 9484. Kasi, sino-sino po ba yung kasama sa RA 9484, yung Philippine Dental Act of 2007? Next slide. Pwede nating basahin. An act to regulate the practice of, makikita mo yung unang-una, dentistry. Ano yung sumunod? Ano yung pangatlo? Dental technology. Bakit ngayon nasama? Itong RA 9484, eh, i-re-repeal niya yung dating nawala ang nawawala yung RA number 4414 para sa mga dentista lang dati. At yung isa pa na RA 768 para sa mga hygiene. Walang dental technologies dati. So, noong 2007, in-encapsulate na nila lahat. Kasama na kayo dito sa batas na ito. At later, i-discuss ko ano ba yung nilalaman ng batas na ito. So, nung pumasok po yung RA 9484, nawala na itong dalawa. Kaya isa na lang siya. Wala na yung RA 4419 at saka yung RA 768. Ang inano natin is Philippine Dental Act of 2007. Imagine niyo, sir, ma'ams, 2007, pa bakit hindi natin alam? Diba? Medyo dapat updated tayo lalo na sa ganito. Alam niyo kung bakit? Papaliwanag ko mamaya. Next slide, please.
FDK ER, iniwan ko itong slide na sa inyo ha. Sa Article 1, Section 4, yung definition and scope, ano ba yung sakop o yung saklaw ng batas? Ano po natin? Mga dentista, mga hygienist, at kayo. Ano yung mga dental technologists? Pakibasa po, anybody from the audience, papaliwanag ko sa susunod. Sige po, basa po, Doc. A dental technologist refers to a person who is a holder of a valid certificate of registration and professional identification card and who renders technical services such as mechanical construction of artificial denture and other oral devices under the supervision of a licensed dentist and has finished a 2-year certificate course in dental technology from any government recognized school. Okay. Yung iba dito, ginagawa na natin to eh. Di ba? Pero lahat po ba tayo eh merong certificate of registration? Sa PRC? Wala. Lahat po ba tayo merong professional identification card ng PRC? Wala. Ngayon, graduate po ba tayo ng dental technology sa school which are accredited by the government? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ano po yung inaccredit ng TESDA at ng PRC? So, dapat malaman nyo to. As of the moment, tatlong universities at saka School of Dentistry lang ang accredited nila. Ito po yung Deocampo, NU, at UE. So, kung kayo ay hindi gumraduate, doon sa tatlong nabanggit ko, mamaya ako po sasagutin yan. Kung kayo po ay gumraduate kahit 2 taon, doon sa, wala doon sa tatlong eskwelahan na nabanggit ko, meron po tayong medyo pagdadaanan. Kaya si Sir, pasok siya kasi yung eskwelahan niya. Ano po ba itong tatlong yung eskwelahan na to? Sila po yung nag-comply nung nag-ask ang TESDA at PRC na magpasa ng requirements. Ito po yung mga nag-comply na nag-submit sila ng mga requirements. Kaya po na-accredit sila ng PRC at saka TESDA. Bakit kayo pumapasok sa TESDA? It is because na-under kayo ng technical. Kaya may TESDA po tayo. So, uulitin ko, Deocampo, MU, at saka UE. Ngayon, tanong ni Doktora Irene, taga-CEO po ako, bakit wala, isa yung sa sumakita ko lang, bakit wala ako, kami nga yung unang nagbigay ng 2-year na dental technology program. Ang sagot ni Dr. Godoy, Dok, ganito ang problema dyan. 2005, tumigil na ang sentro na magkaroon ng Department of Dental Technology. 2005. Since 2005, so yung huling graduate ng sentro, na ngayon na inilalapit ko sa kanila na mag-e-exam ng PRC, ilang taon na ang hinako noon. Eh, nandito po sa loob, babanggitin natin mamaya kung sino yung mga eligible na mag-exam. Okay? So, hindi na po talaga. Alam nyo ba, gumawa pa ako na isang letter kay Dean Perli Lim ng CEO Manila. Sabi ko, ma'am, what if we create a signature campaign so that CEO will comply with the requirements of PRC and TESDA? Sumagot siya. Sabi niya, Doc, hindi na tayo makapagawa ng magpapasa kasi wala na tayong Department of Dental Technology. So, non-existing na po yung course na yun sa CEU, kaya wala na tayong habol doon. Sino bang graduate ng sentro dito? Doc, saan yung graduate yung iba po? Deocampo? Sa Unciano? Sa? Baguio, Pines. Sa MCU. Deocampo. Ah, ito, marami itong taga-Riyadh na kasamahan mo sa university. Sa? Sa Lanting. Meiyak ba? So, yun. Kung wala po yung eskwelahan nyo doon sa tatlong nabanggit ko, meron pa rin tayong para. No, kay Marungkot, we find ways. Sabi nga ni taga-Tesla, natuwa ko sa kanya eh. Sabi ni Ma'am Patty, pag may problema, may solusyon yan. Hanapan natin ang solusyon. Kaya sabi sa inyo, may good news pa rin tayo. Next slide, please. Article 2, Section 6, Powers and Function of the Board. Ang sa ato yung mga trabaho nila, ensure coordination ng CHED, TESDA,
Pasok po ang PDA sa Accredited Professional Organization. And from which, ang FDK po is nakapasok sa PDA. So ito yung umbrella. Alam mo ito, Dr. Rona, di ba? Yung APO. Lahat po ng mga professional organization, ina-accredit niya. So, ang grupo po natin sa FDK, hindi lang po tayo so-so na grupo. Meron po tayong pinagmulan sa Pilipinas at pasok tayo din sa Accredited Professional Organization sa Pilipinas. So, hindi lang tayo nag-isip na mag-grupo, lagi mag-party at magkasihan. Hindi po ganun to. Kaya sabi ko, this is a serious matter dahil kasi nilakad namin itong mga issue na ito dun sa mga opisina mismo sa Pilipinas. And from which, nakita mo kung ano yung pasok nila, ang sakop nila, tayo na naman tatlo, dentista, hygiene, at saka kayo, na dapat mag-comply dun sa nire-require ng CHED at TESDA. Next. Alam niyo, sir, makinig kayo dito kasi magugulat din yung bakit kasi lalabasin dito pa yung scope ng magiging exam niyo. Article 2, Section 6, Powers and Function, Subsection F, supervises and regulates. So sila po yung nag-ano ng license of practice at saka sila yung magbibigay ng guidelines sa atin. And from which, didiscuss po natin yan. And did you know, kapag may lisensya na kayo ng PRC, kailangan, nasa nito? Kailangan nyo na po yung CPE. Continuing Professional Organization bago kayo makapag-renew ng lisensya nyo. So, hindi na kayo talaga iba sa amin. Pareho na lang tayo. Pagkakaiba lang natin yung number ng hours or units na kailangan i-accomplish nyo upon renewal of your license. Next. Ito yung licensure, examination, and registration. Pwede yung pakilista dito. Yung sino-sino ba yung pwede mag-exam? All applicants shall be required to undergo licensure examination to be given by Board of Dentistry. Kaya ang nilapitan ko po sa Pilipinas, hindi lang ang TESDA. Lumapit din ako ng Board of Dentistry kasi sila ang mag-ibibigay ng mga exams nyo eh. At sila magsasabi, sige po doc, next na tayo. Ano yung mga qualification? Ito po yun. Ayan sa inyo. Doc Agnes, pabasa naman ako dito. In order to be admitted to the licensure examination for dental technology, an applicant must, at the time of filing this per application thereof, establish to the satisfaction of the board that number one, he or she is a citizen of the Philippines. Number two, he or she possesses good moral character. Number three, he or she finished a 2-year certificate course in dental technology conferred by a recognized and legally constituted college or dental school registered with the TESDA. He or she undergone on the job training in a registered accredited dental laboratory for at least 6 months. 5. He or she completed a refresher course required after failing 3 consecutive licensure examinations or graduated more than 5 years before failing the licensure examination. So, dito po malinaw, nasa batas po ito na yung gumraduate ng more than 5 years na po ng dental technology, kahit sa ang eskwelahan, kailangan na po natin ng refresher course. Hindi lang ganun kadali na. Gusto ko ngayon na mag-exam, mag-exam ako ngayon. So, nasa batas po yan. So, ito yung kailangan natin i-comply. What is the good news here? The good news po dito is that yung mga hindi pumasok dun sa registered with the TESDA ng mga schools, meron po tayong refresher course na nilalakad. At luckily, dumalo kami sa National University at nakausap namin ng dinila, si Dean Reyes. Nag-agree sila. Natutulungan ng mga OFW para sa refresher course. Okay. So, yun yung pinapahingi ko mamaya. Dahil kasi sabi niya, Doc, I want to see numbers. Dahil kasi, syempre, magkagastos sila. Gagawa sila ng refresher course sa inyo online. Pero gano'ng bakadami yung bibigyan nila? Syempre, negosyo po yan. Alam mo yun? Gusto rin nila definitely meron. Mag-effort talaga sila. At they plan to have not just an online na mag-online kayo ng Friday, gantong oras, pero ang gusto ni Dean, blended education. Isa sa mga instructor ng NU, pupunta rito. Pupunta rito para ma-meet kayo at mag-lecture sa inyo ng harapan.
Yun yung tawag niyang blended. May online, plus at the same time, may dadalaw dito na instructor from NU para dun sa refresher course. Which is better. Sabi ko, din mas gusto ko yan. Kasi sa experience namin sa SPLE, puro refresher namin online. And then what happened, parang hindi rin masyado nagiging effective. So yun yung magandang nangyari doon. Hindi graduate ng Deocampo, NU, UE, may solusyon. This is the refresher course for us na makapagpatuloy dun sa exam. Yan yung mga nakagraduate ng 2 years, ha? Next. Ito yung importante. Sagit lang daw, ha? I-hold ko to. Kasi alam niyo kung bakit? While we are waiting for the board exam to be here, gusto ko simulan nyo ng araling. Kasi ito lang po ang sakop ng exams ninyo. Sige daw. Nag-focus ako sa Dentec. Actually, nasa law, lahat ng mga bibigyan na exam. Pero sa Dentec, saan kayo mag-focus? Oral anatomy, oral physiology, complete, fixed, removable prosthodontics, ceramics, orthodontic appliances, dental materials, ito yung sinasabi ko, dental jurisprudence and ethics, at basic computer. Nung nakita ko siya, nagulat ako, sabi ko, halos pareho sa amin. Pero ang sabi ni Dr. Godoy, sabi niya, don't worry, sabi ko sa kanila, hindi naman yan kasing technical ng tulad sa dentistry. Hindi siya ganun kasing specific na tulad sa amin. Pero dapat may background din po kayo dito. Kaya nagtanong ako, meron na bang nakapag-exam sa Pilipinas ng licensure exam ng dentist? Kasi kung wala pa, dapat alam nyo na, Dok, ito ang mga lalabas na subjects. Pero nung nag-aral kayo, di ba napag-aralan dito? Lahat to meron. Yes. Pati po yung dental jurisprudence. Yes, meron. Good. Ang pinakabago lang is yung dental, Philippine Dental Act of 2007. Yung ano? Ay, sa pang good news, nagdala ako ng kopya niyan. Yung RA 9484, binigay ko kay Dr. Shai. Andun din po sa libro na yun yung Dental Code of Ethics. So, pwede nyo na siyang basahin. Actually, dinidiscuss ko na to, nandun po yan. Kaya sabi ko nga matagal pa ang exam, by July siguro, hopefully. Pero magsimula na tayong mag-review. At alam na natin kung ano yung mga lalabas sa exams. Ito lang po yun, wala nang iba. Okay, ulitin ko. Oral anatomy, oral physiology, complete, fixed, removable, prosthodontics, ceramics, orthodontic appliances, dental materials, dental jurisprudence and ethics, at saka ito pang isa. Kailangan meron talagang basic computer, ha? Hindi mo pwedeng sasabihin sa akin, ako hindi ako marunong gumamit ng Word, hindi ako marunong gumamit ng Excel. Basic computer po yan, mga kapatid ng mga dentek. So, isa yan sa dapat sa inaaral natin. Yan lang po lalabas sa exams ninyo. Next. Nung nag-start kaming mangulekta ng names, ito po yung mga dental technologies na meron tayo dito sa KSA. Kinategorize po namin siya sa tatlo. Category A, ito po yung mga dentek na merong informal learning, pero merong professional work experience and undergraduate ng dental technology program. Either 1 year or 2 years, basta hindi nakagraduate. Category B, graduate ng 1 year diploma in dental technology. At yung category C, graduate ng 2 year dental technology program and has not taken any licensure examination for the past 5 years or has failed 3 times in the board examinations. So kung may mga kakilala kayo dito na isa sila sa mga kategory na to, i-discuss ko po kung ano yung mga gagawin ng bawat isang kategory. Next slide. Category A. Ang unang-unang gagawin ng category A ay i-challenge po natin yung National Certificate ng TESDA. Good news na naman. Kasi po, nung nandun kami sa TESDA, kala namin roadblock na kami dun sa mga hindi gumraduate. Sabi nung executive director ng TESDA na in-charge na pupunta rito sa Saudi Arabia, sabi niya, Dok, may nabasa ako dyan sa mga national certificate assessment ng TESDA and from which pasok po ang DenTech doon. Sabi ko, ma'am, anong kukunin nila dito?
Dalawa yan, NC1 at saka NC2. Papadala ko kay Docrona through email kung ano yung mga nilalaman ng assessment na yon. At ibibigay sa inyo yon. Pero nung si, gumagawa na ako ng letter, sabi sa akin ng Board of Dentistry, Doc, yung mga yan, huwag muna silang pakuhain ng NC2. Kasi NC1 lang pwede na yan sila. Balik na naman ako sa testa. Ma'am, NC1, it's a challenge namin. Sabi ko, ready yung mga taga Saudi Arabia na may informal education. Kahit hindi ko pa sila nakausap, sinabi ko na, ready silang i-challenge yan. Kasi nabasa ko po yung national assessment, ay yung self-assessment, napakadali. Magpupuring, basta ganun lang kasimple. Sabi ko, ready kami i-challenge yan, ano, Ma'am Patty. Kasi kakayanin ng mga dentek namin sa KSA yan. Sabi niya, sige. Sulat ako kay Secretary Rin La Peña ng TESDA. Sabi ko, sir, this is a petition letter requesting for the TESDA to give the assessment dito sa KSA. Sumagot ngayon ang TESDA. Sabi nila, Doc, we are going to KSA in February sa Jeddah, March sa Riyadh. Sabi ko, tatlong regions po kami, nasan yung Eastern. Wala pa kaming schedule dyan kasi parang, I don't know, yung technical na grupo yata dito walang nagpapa-certify sa TESDA. I don't know. Ano kasi yung Eastern, wala kaming consulate. So, ano kami ng Riyadh. Pero, nag-visit din po sila dito kasama ng mga Polo Aero. Okay. Kasi po, sabi sa akin ng TESDA, Doc, let's course the communication through Polo at saka kay Labat. Dahil kasi dun yung communication nila. I might request, kung marami rin po dito ng kuham na magsa-challenge ng NC1, definitely they will be coming here. Baka sabay na nung weekend na nandun sila sa Riyadh. So most likely March. Kaya ano po yung sabi nila sa akin? Doc, ipaprepare mo sila ng CV nila plus yung Certificate of Employment. Kasi po pwede rin mo yung gamitin sa NU na ipapasa natin. Yung CV nyo or resume na may picture nyo tapos yung certificate kung saan kayo nagtatrabaho ngayon. Just for them to know na working na kayo eh. Kahit walang formal education but you're earning already on this trabaho or profession. Next. Pag natapos nyo na po yung test sa NC1, papasok kayo sa bridging program ng NU. Hindi po yung refresher course. Okay? Hindi yung refresher course. Bridging program yan para maging ka-level kayo nung mga gumraduate. Ito po, ang NU ang magbibigay nito kung gano'ng katagal ito. Most likely 6 months po ang bridging program. Kasi po, hindi gano'ng kadali doon sa mga hindi nag-aral talaga. At saka magiging unfair tayo doon sa nakatapos ng 2 years. Sabi din ng, ano, ng Board of Dentistry, Doc, walang easy way. Kasi yung iba nga naghirap eh, di ba? Nag-aral talaga. Just gusto natin silang tulungan, ito yung po pwede natin ibigay para makakuha sila ng exam. Pag natapos yung bridging program ng NU, magkakaroon po kayo ng NC4. Saka lang kayo maaalaw ng mag-exam ng BRC. So good news din po yan. At least, alam niyo, may hope pa rin tayo na makakuha ng exam. Hindi wala ng pag-asa. Kasi ang TESDA po, ang gusto nila is matulungan tayo lahat na ma-certify dito. Si sir nag-graduate ng dentistry, i-example na kita. Wala halos pumasok siya doon sa category A, B, or C. Kasi graduate siya ng dentistry. So sir, parang papasok ka po doon sa, ano, sa ibang category mo. Hindi ko na itanong pa yan, pero I will find out kung paano namin kayo matutulungan personally. But I'm thinking baka mag-bridge, tapos saka mag-exam. Kasi sobra-sobra yung units mo, pero merong subjects po ng dental technology na wala tayo sa dentistry. Merong mga subject talaga. Sige pa. How about though, I have already my NC1 holder for NC2 also. So do I need to proceed right away for the NC4? Wala kang ano, wala, informal education experience lang. I have ng 2 years and then I have already NC1 and NC2. Graduate ka ng 2 years, saan school po? Sa Buanga po. Sa Buanga. Pero nag-training ako sa Manila. Tapos, kailan ka gumraduate? 2011. So, more than 5 years na yan, sir. So, papasok na po tayo sa refresher course. Hindi ka na mag-NC4. Ang NC4 po natin para doon sa mga hindi gumraduate. Nasa category A pa lang po tayo. Next!
Medyo nagpapadali si kabayan dito. Okay, next is the category B. Dok, yung ano, natanggal niya. So, A, B, nasa B na tayo. Ito yung mga gumraduate ang one-year program. Ang category B po, hindi na sila mag-challenge ng NC1. Kasi gumraduate naman yung mga yan. Ang kailangan lang nila is mag-bridge ng program para magka-NC4. Tapos, pwede na silang kumuha ng BRC. So, yun ang kaibahan nila na wala nang challenge yan sa testa. Ang kulang lang nila kasi, ilang subjects para magkaroon sila ng NC4. Hindi po sila gagraduate ng NU na may diploma na kapereho na nag-aral ng 2 years. Ang magkakaroon lang po sa kanila is yung NC4. Pag NC4 holder ka, entitled ka na rin ma-exam sa BRC. Okay? Category C. Ito po yung mga ano, gumraduate ng 2 years sa ibang school. Kailangan natin ng refresher course, NU rin ang magbibigay, at magkakaroon na sila mag-exam sa PRC license. Ng PRC license nila. Okay? Sige po, meron ako isa dyan. So, ito po yung ano, gumawa ko ng graph, chart. Pakiano na po. Yan. Ito yung category A, category B, category C. Kung makikita nyo yung sa A, meron silang MC assessment, bago bridging program, tapos saka PRC exam. PRC exam po natin sa dulo. Category B, bridging program lang. Tapos, PRC exam. Kung mapapansin nyo po yung level ng bridging program, more than 50% po siya nilagay kasi hindi ko pa po alam kung paano ang isi-set ng NU kung gano'ng kahaba yung bridging program. Pero nire-request ko po sa kanila talaga, most of the bridging program ay online. Ito yung category C, graduate ng 2-year course. Refresher lang, 50% and another 50% is your exam. Next. Maybe nakita nyo sa chat ito, ginawa ko siya example, binlock ko lang yung name ni Kabayan. Nabasa nyo siguro ito sa may isa, nakita ko ito sa isa sa mga chat groups dito sa Eastern Region. Nabasa nyo ito? Meron isa sa mga kasamahan natin dito. Nagkakilala po kayong merong ganitong certification galing sa PRC. Bakit mo siya in-open? Kasi may mga kasamahan po tayo mga dentek na kumuha ng certification na ganito. At nag-issue talaga ang PRC. So ang ginawa ko doon, Rona, nung nabasa ko yan, kinapi ko yan, tapos pinadala ko sa Board of Dentistry. Sabi ko, ma'am, are you familiar with this? Sabi niya si Attorney Carlos G. Almilor, so malaki to ang kaluluwa niya. He passed away. Pero kung mababasa natin sa certification na to, na this certification certifies yung humingi, nag-graduate siya ng Deocampo ng one-year program at hindi niya kailangan kumuha ng licensure exam. Pero hindi po sinabi, kasi hindi siya sakop ng RA 9484. Pero hindi naman po sinabi dito sa certification na to na licensed na siya. At saka, hindi po nasa batas natin yan kasi kinuha niya ito is 2007 eh. Kapapasa lang ng batas niya. August pinasa itong batas. Okay? Kumuha siya ng certification August. This doesn't give him the license to be a dental technologist. Sinertify lang po ng PRC na itong one year na nag-apply na to, hindi siya sakop. So, paano siya masasakop, kailangan po yung process na pagdadaanan natin. So, yung ibang kasamahan doon sa chat, sabi nila, paano ka nakabuha niyan? Hindi na po sila nag-issue ng ganito dahil kasi po doon sa law natin ngayon. So, yung mga nakakuha nung una, yes, meron pong ganitong inisyo, but that doesn't certify you to be a licensed dental technologist. Ano po yun eh? Kasi dati kailangan nila sa Saudi Council para maibigay nila to have the license for Saudi Council. Okay. Kaya nakapag-issue. Pero kung kukuha po kayo sa PRC niyan, wala na po sila ibibigay. Wala nang ganyan. Nire-require na ngayon ng PRC din para sa Saudi Council dito. Before I proceed, the question po is, no,
Yes, Abby. Okay. So, yung mga may ganito po ha, na ano, hindi na siya valid ngayon, lalo po kung bibigyan nyo sa PRC kung gusto nyo mag-exam, sasabihin po sa inyo, basahin nyo yung RA 9484, nandun po nakasulat yun. Okay, para pagdating doon, hindi naman sila magugulat. At mga detect natin, hindi alam ano ang law. So, alam natin ang law. Meron tayong law na RA 9484. Tandaan po natin yan, tapos bibigyan namin yun ang open yan, basahin nyo yan, kasama yung lalabas sa exams ninyo. Next. What are the requirements you need to accomplish? Ito po yung mga susunod naming hihingin sa inyo sa susunod na meeting. Yung mga category A po, bigyan nyo kami ng detailed CV or resume with job description at saka picture. Ano po yung ilalagay sa CV ng mga nasa category A? Yung self-assessment galing sa testa, andun po nakasulat yung maayos sa job description. Pwede rin yung mga hindi magtetesta, kopyahin nyo yung mga nakasulat doon. Iyon yung ilagay nyo na ginagawa ninyo sa job description nyo. Plus, yung mga NASA at saka Certificate of Employment tayo. At kailangan po, Doc, sandit lang. Medyo pass forward si Doc. If you still have yung COE, yung mga previews ng trabaho nyo, hindi na po ito, okay lang din po kung meron. Pero optional na lang yun. Pero at least nakapagtrabaho na kayo dito sa ano ng medyo matagal na. Sa Pilipinas mo, 6 months lang ang OJT nyo. Pero since nasa labas ay ng bansa, tinanong ko na rin po yung kung sa akin nagtatrabaho ngayon. Meron ba dito less than a year nagtatrabaho sa mga dental laboratory? Less than a year? Ilang buwan na? O, pasok ka na rin. At least 6 months lang naman ang requirements. So gagawin natin on the job training muna yan. Okay? Pero di ba, bago kayo pumunta rito, ilang taon lang nire-require sa inyo yung experience? 2 years. Makakakuha kayo pa rin nun sa Pilipinas? Ayan. Okay, very good. So, isama nyo na rin sa magpasa sa amin. Okay? Kasi ito po mga ito, para dito sa mga category A, sa test na po namin ipapasa sa mga papel ninyo. Pasok tayo sa category B. The same. Pareho po sila. Kasi ito yung MU naman ang kukuha nito para doon sa bridging program nila. At transcript of records. Ito yung nadagdag. Kung saan school kayo gumraduate ng 1 year, I'm sure may transcript kayo dyan, di ba? So yun ang isa sa ipasa nyo sa amin. Kasi ang gagawin ng MU, i-level out niya ano ba yung kulang na subjects itong mga to, at yun ang idadagdag para sa NC4 ninyo. Next. Category C. Ito pa po yung dagdag. Transcript of records from the dental school you graduated, yung 2 years na program. Para saan naman po ito? Para sa refresher course po. And yun din ang kukuha niyan. So ito po yung mga nirequire nila sa amin na kunin sa inyo. Mamaya, si Dr. Rona magsasalita dahil kasi kung kailan nyo susunod yung meeting para kung pwede, ipasa nyo na sa amin. Gusto namin pong habulin yung March na pagpunta ng testa dito para at saka yung hopefully February magsimula na yung bridging at saka yung online refresher course natin. Hopefully by February. Yeah. Kung ma-accomplish natin yung mga requirements na kailangan yung dalhin, bigay na natin. Next, Doc. Ito po lagi yung tandaan. Ang Filipino dentist po ay kasama ninyo sa journey na to. Hindi namin kayo iiwan. Dito po sa Eastern Region, ang FDK ER, sila po yung in charge. Ayan si Doc Shai, si Doc Rona, si Doc Lisa, si Doc Irene, at saka si Doc Agnes. Yan po yung tutulong sa inyo. Plus ako po, dadalaw-dalaw din ako dito kasi malapit lang naman tayo. Sa January, nakaschedule ako pumunta ng JEDA para i-present ko rin itong ganito sa kanila kasi marami rin po sila doon. So, hindi ito roadblock, hindi ito walang pag-asa. May pag-asa tayo dahil kasi ang sabi ni Presidente Duterte, ibigay ang kailangan ng mga OFW. Kaya ang ginawa po ng Board of Dentistry, ang PRC at ang TESDA, nag-isip sila, paano ba natin ito matutulungan? Actually, nilakihan ko po yung number doon sa sulat ko ng nangangailangan at ginawa ko siyang medyo makabagbagdamdamin. Sabi ko, ito po yung mga kababayan natin na naka-shortlist na po pwedeng mawala ng trabaho dahil wala silang mga PRC exams.
Which is totoo naman, di ba? Kasi nagbago po ang Saudi Council ngayon. Nire-require na tayo ng PRC exam. So, sinabi ko yon. At isa sa mga tagline ni Secretary La Peña ng TESDA is, ang TESDA, abot lahat. So, sabi ko, Pilipino kami. So, sakop kami ng ano, abot ng TESDA. Kaya sabi ni Ma'am Patty, sabi niya, ikaw magaling ka rin, ano, mamuliti ka dito. Talagang ginamit mo yung tagline ni Sir sa letter mo. Sabi ko, oo, binasa ko yung CV niya. At saka po anong gusto niya mangyari ng programa sa TESDA. Yun ang nilagay ko sa letter na yun yung kailangan ng mga OFW natin. And from which we are being granted. Matapos lang itong bakasyon ng Christmas at New Year, babalik ako ng sulat sa kanila kasi ibibigay na po nila sa atin yung requirement para dun sa mga gagawing assessment dito sa Saudi Arabia ng TESDA. Okay? Uulitin ko po. Everything is possible. Itandaan nyo yan. Sabi nga ni Ma'am Patty, pag may problema, may solusyon. At meron na ito yung solusyon. Kaya sabi ko, good news ito. Pwede nyo ipamalita yan. Ang tawag nito? Pamalita sa mga kasamahan ninyong mga dental technologies na meron ng way na tayong ginagawa para magkaroon kayo ng exams dito. Pero isa po sa ano, gusto kong malaman ninyo is yung pagpasa ninyo sa PRC exam. Pwede namin kayo tulungan, pero pagdating doon sa examinations, kanya-kanya na tayo dyan. Okay? We did our part. So, I am expecting you to do your part. Kaya inuna ko na muna, ano ba yung mga subjects? Kasi sabi ko, lalo na yung medyo matagal ko graduate. Ako din medyo puro na rin ako kasi 1995 pa ako mong graduate. So, alam mo yun, hindi na ganun kadaling mag-aral ulit. Aba, simulan na natin magpasa. Kasi po, hindi rin biro yung board exam. Meron po ba kayong mga kilala sa Pilipinas na nag-exam na sa PRC? Yan ang sinasabi ko. Ikaw, di ba, nagsabi na yan. Bakit? Ito ang tanungan, bakit dyan? Ang chairman ng board ng dentistry, kausap ko din, si Dr. Godoy. Sabi ko, ma'am, ang taas naman ng mortality rate ng SPLE ng Middle East. SPLE ito sa dentistry. Sabi niya, Dok, sa totoo lang, aminin ko na sa'yo ito. Kinote ko na lang siya. Ginawa namin, nung nag-check kami ng SPLE, in-adjust namin. Sabi ko, bakit ma'am? Kasi pag hindi kami nag-adjust, less than 9 ang makakapasa sa Middle East. In-adjust namin ng konti, nag-12. Nag-adjust pa sila ng last, nag-16. Nag-decide ang board, tama na yan. Hanggang dyan na lang tayo pwede mag-adjust. Kaya lang, nandito na ako nung lumabas yung ano, result ng exam ng Dentec at nakita ko kung gaano kalaki yung mas bumagsak. You know what the problem is? Hindi pa rin tayo kasi gumaling mag-aral. Balik tayo magbasa. Yun din ang gusto kong ano, yung mga reviewers ng dentistry dito. Yung gusto ko silang tutukan this year, balik tayo mag-aral, magbasa tayo ng libro. Kasi hindi na natin siya laging nagagamit everyday. Magagaling na kayo sa technical work. Yes, magsimula na kayo ng mga kakilala nyo sa Pilipinas sa nag-exam na nakakakuha ng mga reviewers. Tapos pag merong nakakuha, i-share nyo sa grupo. Kasi alam nyo ang gusto namin mangyari dito, sir. Ganun din ang sinabi ko sa Riyad at saka ni Engineer Mario. Pag natulungan kayo, nakapasa kayo, huwag kayong tumigil doon. Tulungan din natin yung iba. Diba? Kasi doon naman tayo eh. Tanggalin na natin yung mentality natin mga Pilipino na yung ano mahihilay mo pababa. Wala kang ganun. Nakapasa ka, very good. Maswerte ka. Tulungan natin yung mga hindi pa. Huwag tayong maghinto. Dahil kasi marami tayong mga kababayan dito. Gusto nga namin lahat tayo may lisensya eh. Diba? Para ang tingin nila sa atin. Kaya ang gusto ng gobyerno, bakit nila binigay ito? Itataas nila, i-elevate nila yung level ng professionalism natin. Diba? At gusto ko pang malaman ninyo ang importansya ng mga dental technologists sa trabaho namin, sa dental delivery system. Alam nyo ba, or I'm sure, naniniwala ba kayo na walang magaling na dentista kung walang magaling na technician? Yes. Hindi ko narinig? Yes. Diba? Wala kaming ilalagay sa pasyente namin kung wala kayo. So, ganun kayo kaimportante. Alam mo, Abby, at binanggit ko yan sa Riyad, na hindi kayo iba sa trabaho namin.
13 tayo. Yan. Pag tinawag natin yung dental delivery system, andyan dyan po yung dentista, dental assistant, hygienist, at kasama kayo. Technologist. Mga technologist kayo. So, yun po yung gusto kong malaman yun na importansya ninyo dito sa ginagawa natin. Kung tutusin, pwede naman kami hindi na namin kayo itindihin eh. Diba? May lisensya na kami, maayos sa trabaho. Pero, hindi po yun ganon. Kasi since ka-part kayo ng grupo ng Philippine Dental at part kayo ng FDK, kaya nandito kami sa inyo. Sacrifice po yung ginawa, okay lang. Pero, magbiyahe ng 400 kilometers, papuyat, dahil kasi na-miss ko itong mga kaibigan ko dito. 2 o'clock na kami naghiwaya, wala yung magkwentuhan. Pero, the joy of helping people, sana meron din tayong ganon, na pag na tayo may lisensya na, tulungan pa rin natin yung wala. Akayin yung iba. Oo, akayin yung iba. Sabihin nyo sa kanila, huwag nang mahiya. Wala kang experience, okay lang. May solution na po dyan. Kasi yung iba mahiya pumunta dito, hindi ka ako graduate. Kumbaga nakapagtrabaho lang ako. Okay lang yan. Dahil kasi ang test na hindi tayo sinabihan na hindi ka na po pwede. Wala silang pinili na kung sino lang gusto tulungan. So, yun yung good news na sinasabi ko doon sa dumating ng maaga. Walang pinili ang TESDA, ang PRC at ang Board of Dentists kung sino lang ang gusto nilang tulungan. Lahat kayo magtutulungan. Pero, meron tayong dadaan ng proseso. Sana tanggap natin yon na hindi tayo po pwedeng kasing bilis nung nakatapos ng 2 years. Please na, ano na natin yan, tanggapin natin yan. Kasi, naggastos yung sila, naghirap din yan sila. So, kaya medyo mas lighter na yung mga gagawin nilang requirements. Next slide daw. Ayan, ang gusto ko ibigyan sa inyo. Yung success niyo depende sa kung gaano kadaming effort yung i-put up niyo doon. Diba? Kahit naman nung nag-aral tayo, ito kahit nagbalik na lang tayo sa trabaho natin, magkakaroon ko ba ng maayos na sweldo kung ang nakikita ng manager mo ay parang puro back job yung mga trabaho mo. So, effort po tayo talaga dyan. Wala akong question sa trabaho ng mga Pilipinos kasi alam ko kung paano kayo magtrabaho. Alam ko kung paano yung standard na sinusunod ng mga Pilipinos doon. Pero sa board exam, alam nyo yan. Mag-exert po talaga tayo ng effort. Magsimula magbasa, pinakita ko na sa inyo yung subjects na nalabas, wala nang ibang subjects doon. Yan na po yun. Tapos, pag may tanong, isama nyo ako doon sa grupo ng mga dentek. Halimbawa, may mga nag-re-review na, mga self-review pa lang. Kung may mga tanong kayo doon sa mga reviewers nyo, sabihin nyo lang po sa akin that we'll try to help things out. Magtulong-tulong tayo kasi alam nyo ba, mas maraming utak ang nag-iisip, mas marami tayong sagot na tamang kung pwede may bigay. Ulitin ko po, ang FDK po nandito para sa inyo. Kaya happy kami na makita kayo at makasama namin kayo sa mga future activities namin. And hopefully, makabisita rin kayo sa amin sa Riyadh para makita nyo kung alam ni Abby, kasi nagulat ko kay Abby. Nung pumunta siya sa Riyadh, First General Assembly ng Dentek, tinapitan niya ako, sabi niya, galing siya ng East. Uy, nag-i-schedule ako ng ano ng meeting yan. Pumunta ka doon, tulungan mo sila. I-organize natin ito. So this morning, ito po yung general orientation na bibigay ko sa inyo. Next, ang gusto ko magkaroon tayo is magkaroon tayo ng leader niyo dito. Kasi, sir, mahirap naman lahat kayo i-reach out ko para sasabihin ko kung ano rin development doon sa nangyayari sa binalakad ko. Dok Rona or Dok Chai, pwede ko mag-lead na dito. Dahil kasi gusto ko kumuhana ng leaders ang mga dentek para sa kanila. Dahil kasi po, ang plano namin, ang mga dentek ng bawat regions, magkaroon kayo ng sarili niyong chairman. Magkaroon kayo ng sarili niyong programs. Magkaroon kayo ng sarili niyong pondo para sa mga activities na gusto niyong gawin na kasama ang mga dentista natin. So, hindi po kayo hiwalay sa amin, magkasama tayo. Tapos kagabi nga, kaya kami nabot ng 2 o'clock kasi nag-isip na rin kami, ano ba ipapangalan natin dito? Sa Riyadh, anong napangalan nila? Filipino Dental Technologist in KSA. Kasi kami ay Filipino Dentist in KSA. Pero sabi ko nga, para mag-iiba ng pangalan. Gano'n na rin, ER na lang, tagtagan na Filipino Dental Technologist ER. Mag-isip kayo ng ano, kasi ang gagabi na isip namin is under tayo ng PDA. So PDA Saudi Arabia, Dental Technologist ER. Ganun din ang gagawin ko sa ano sa
Central Region, PDA, Saudi Arabia, kasi under po talaga kayo ng PDA. At saka alam nyo ba ito yung convention na isa kayo sa iniimbitahan sa, sa annual convention sa May, mas less lang ang fee ng mga dental technologies. So PDA, Saudi Arabia, Dental Technologist, Eastern Region. Ganun ang gagawin ko sa Riyadh at saka sa Jeddah para pare-pareho tayo ng pangalan. Dok Shai? Si Dok Shai po, kilala niyo na ba si Dok Shai? Ang presidente in charge, ang vice president ng FDK dito sa Eastern Region. Palakpakan muna natin siya. Magandang umaga po sa lahat. At sa magkikita pa tayo ulit. Siyempre, palakpakan po natin si Dok Belfield. Ayan po, so magkakaroon sana tayo ng sinong, like, hi Eric, ayan. Sino ang pwede na... Yes. Si Mr. Pulido na. Wala na iba. Sir Eric, ano? Pwede yan. Dok Shai, kahit tatlo pa sila. Kailangan. Ayan, taga-Alhasa. So sana at least meron dito sa Kobar. Oh, yun po. Tama yun, sir. Diba? I-ano natin yung secretary. Sige, magtaas yung kumay na ako. Pwede ka naman. Pwede muna natin gawin since wala pa yung General Assembly. Supposed to be kasi kailangan magkaroon din kayo ng nomination and then election. So we still have to dun sa process ng election. But for, this is our first meeting and start na to for your General Assembly. So interim muna ang gagawin natin kung sino muna yung pwede maging chairman. Para dun sa chairman, secretary, treasurer, and PR. Yun lang. Kasi the chairman, kayo po yung makikipag-communicate sa amin and dun sa mga technologists namin. Dok, pwede po ba naman sentence natin ang Alhasa, ang Kobar, Damar, at saka Jubail? And coordinator pala ng Kobar at apat lang muna. So we start with Alcobar po. Sino po ang taga-Alcobar? Yung medyo maraming kilala. Po, si Panatito. So nasa Alcobar? Dabon ako. Yung may time po, ha? Para naman... Alcobar. Alcobar. Sino yung pwede dito sa Alcobar? Represented ba tayo? May Alhasa dito. Meron po. Kaya maraming sa Alhasa. Si Rene. Mga kapatid, ito si ano kasi, Rene and Eric, pareho kasing Alhasa sila eh. Sa Kobar po, kasi mas maganda po siyang kumulay. Okay, Alhasa, start with Alhasa po tayo. Alhasa, between Rene and Eric, yung may time sana, yung may car, yung may time, please naman, yung may time, parang awa nyo na. Kasi attend po kayo ng meeting kahit papano, kailangan mo yung presence nyo. So, Rene and Eric, sino sa inyo? From Alhasa. So, from Kobar po. Para ikot nyo. Kasi sa Alhasa sila isa po. Rene or Eric? Rene. Okay. Nagtuturuan sila o Rene. And then Kobar po. From Romix. Okay na sa Romix kasi napaka-active. Saan ka, Romy? Saan ka dito? Kobar? Saan ka? Oh, sa Rara yan. Ha? No. Ano ka lang po dito? Sa Kobar ka? Yan lang, sa kami o Kobar. Para may representative, para may meron tayo. Ang kapatid na din ka na ba dito? Wala kang pasok ng Friday. O, dyan. Dyan. Okay, so isa pa. Jubay, meron ba tayo mga detect daw? Meron tayo, ma'am. Si Jan. Si Jan daw. Medetect po ba tayo sa Jubail? Jubail Rastanora. Meron tayo sa Jubail. Baka meron po kayo pakilala na from Jubail na medyo wala ngayon. For the meantime, pakialam muna sa isa na lang yung base. Isa pa, kahit apat. Babae. Jubail, Kobar, Damam, Alhasa. Sino kailangan nyo sa Jubail? Wrong me? So pwede na po yung apat. Kailangan natin. I-try natin yung asawa. Sige, apo. Okay. Ganito ang gagawin. Pwede ko yung pag-asawa ng apat kasi ako doon sa grupo ng ad hoc ng Riyadh. Doon lang kasi ako nag-feed ng mga info
para yung leader nyo, bahala na sila mag-feed sa inyo. Yung leader ng Rian, sila na mag-feed doon. Para hindi maraming kausap kasi medyo mahirap yung maraming kausap. Ano po, suggestion din po kung pwede magkaroon sila ng secretary. Kasi sa mga babae na, baka pwedeng meron na magagawa ng mga letters, mga invitation, yung mga program nyo, yung gano'n. Ano lang, sinuro lang. Computer literacy. Sa Ma'am John. Alcoba Ronnie, the Ma'am John, Alhasa, Rene, Secretary Mara. Okay. Yung pakilagay Jubail to follow. Tapos lahat na nandito po yung darusin yung mga kasamahan natin. Jubail Rasalura. Ha? Jubail Rasalura. Oh, magkasama na pwede na. Ako po yung Eastern. Ano din? Eastern. Oo. Pakikalas na lang po, I'm sure naman may mga kaibigan tayo sa mga lugar. Yung din po sa form na binigay namin sa inyo, kung pwede pong paki-indicate dyan sa form kung graduate, one year, kailan nag-graduate at saan. Pwede pong ilagay kung two years, kailan nag-graduate at saan. Kung hindi naman po graduate, okay lang po yun. Sabihin nyo lang po, hindi siya graduate, tapos ilang years na yung experience niya as dental technologist. Ilang taon po ang qualified na experience? Ah, wala po. Wala pong taon para doon sa mga informal education. Basta i-challenge lang natin yung NC ng TESDA. Tapos pwede na lang ina-docking ng as in category A, B, and C. Ayun nga pala. Lang, si sir lang ang mawawala sa category kasi yung case niya iba. Pero pwede siya. I-question natin kung pwede siya sa category A. Pero kasi dentistry ang tinapos niya. Diba? Natanong po namin kung si... Sir, pwede message mo personally dun sa sa Facebook, tapos kasi para yung pangalan mo mismo, tapos ibang details na gusto kong malaman sa'yo, tanongin ko. Yun ay tatanong ko mismo sa Board of Directors. Ano ang pakidok? Kasama ako sa group eh. Kasama yung dok yun? Yun sa Filipino Technologies. Dalam mo kasi as of now, so pag-iisahin na lang yan. Ayun, pwede bang tanggalin na yung isang grupo para hindi tayo malito? Saan mo nakapasok doon sa pareho? Hindi. So doon, isa na lang natin, i-combine na lang. Pasapas siya, yun na lang ang bigay. Hindi po, yung kung matagal na, kasi marami. Hindi po po kasi sila in-add doon, kasi magdadalawa ng information. Kaya yung dating-dating pa natin na account, yun lang po yung nakalagay din doon. And then, tsaka, eto, inantay ko lang po talaga itong meeting na to to make it official. Kasi mahirap po maglagay tayo information doon sa isa, tapos bigay din na information yung iba. So, kaya yun lang po yung ngayon, pwede na po. So, seems, tawag nito, lahat po ng dental technologies is under ng FDA Eastern Region. Meron po tayong membership yan sa napabayaran. Part po nung membership niyo is yun yung ginagastos namin sa paglalakad doon sa Pilipinas.
Kasi tawag nito, hindi rin, ang lakad namin is supposedly vacation, kaya nagiging work po siya dahil doon sa mga kailangan sa kasuhin. Hindi lang po sa inyo, pati po sa Riyadh at saka sa Jeddah, ganun din ang gagawin namin. So, ang FDK po is nag-sila ng 200 riyals per year. Paano po ba yung program year natin, yung fiscal year? Nagsisimula po tayo ng June 1 of the current year, matatapos the following year ng May 31. Since December na po ngayon, ang sabi ko sa kanila, half lang ang sisingin nyo sa kanila for this time ng membership. Yung membership na yan, pupunta po yan dun sa fund nila na gagamitin para dun sa pagtulong sa inyo. Pag simula na po tayo halimbawa ng review, sila rin po ang magkoconduct ng review sa inyo tulad ng ginagawa nila. Pagdating ng June, yung bayad natin ng 100 simula January 1 hanggang May 31, 2020. Tapos June 1, 2020 hanggang sa susunod na year, doon po tayong bayad ng 100. Ang suggestion ko po kila Dr. Rona, pag nag-charge na tayo ng 200, yung 100 mapupunta sa fund ng FDK, Mr. Major. Yung 50 riyals mapupunta sa fund ng Dente, kaya nagaharap kami ng treasurer nyo. So yung babayad nyo po yun, merong fund yun para sa inyo. Tapos yung another 50, yan yung kukolektahin ng FDK, ng buong KSA, sa paglakad ng mga papeles sa Pilipinas. So yun po yung magiging division dun sa ano sa mga pondo. Pinaliwanag ko na ngayon para medyo malinaw tayo. Dahil kasi yung members po ng FDK, definitely na yun yung priorities namin na tulungan talaga dito. Okay? Hindi po dahil sa hindi namin sila, hindi member, kaya lang, siyempre, nagtatrabaho kami sa mga miyembro namin. Isa yun sa benefits ng pagiging member ng organization. Okay. So, ang mangyayari na magkakaroon na sila ng separate body talaga. Separate body. Darating po yan, ma'am. So, magkakaroon, siguro na sila, hindi po hiwala. Hindi po. Diba FDK tayo? So sila, maging PDA, Dental Technology sila, diba? Kasi may separate na sila na. So may separate na sila, hindi na sila magbabayad ng fund na hindi po. Dadaan pa rin sila sa akin. Po din, kasi ganito po yan. Nung nasa Manila ako, sa House of Delegates ng PDA, tinanong ko na, sila nga nagsabi sa akin ng balita, Doc, may dalawang grupo ng dentist dito sa Pilipinas na nag-a-apply ng affiliation. Sabi ko, anong development? Hindi namin sila tinanggap kasi gusto namin mag-isa lang sila. Hindi po pwede maraming grupo ng dentist, dapat isa sa Pilipinas. Sabi ko, paano yung mga dentist namin? Kasi in-organize na namin sila. I-hold nyo muna sila sa FDK until mabuo yung grupo or pagkasundo sila na isa silang grupo ng affiliate, saka natin sila ililipat doon. Kumbaga, ang pinakamagiging ano nila, ang line na nila sa dental technologies talaga. Na may sariling grupo ng affiliated sa PDA. Kaya ang gagawin natin pangalan nila, kasi darating ang time, hihiwalay na talaga sila sa atin. Magkakaroon sila ng sarili nila. Dahil ang pagiging mother organization nila, yung nasa Pilipinas. Although pasok pa rin sa PDA, pero pang dental technologies talaga. Kasi kung nagsimula lang ang hygienist ng grupo nila, meron na sila. So for the time being, habang naayos ang umbrella of FDK. Ganun din po sa Riyadh, ganun din sa Jeddah. Kasi tayo rin ang mag-lead sa kanila doon sa magiging mother organization nila sa Pilipinas. Okay? So for the meantime, yung mga kasamahan natin, mga dentista nito, sila rin po tutulong sa inyo. Sana pag naka-lisensya na, tulungan din natin sila, tulungan natin yung iba, ha? Promise ba yun? Yes. Gawin naman natin yan, ano, parang quest or adhikain natin. Dok, parang alam niya yun. Oo nga, yung promise, parang... Parang hindi mo na. Promise natin. Pwede ko bang mahingan kayo ng commitment tungkol doon? Pwede ba? Yes. Salamat. Basta yun ang gusto kong mangyari sa atin. Mas marami tayong mga may lisensya, mas maganda. Okay? Diba yun sa mga activity, sana mag-join na rin sila. So this is our first meeting, no, ng Dente. So yun nga yung nabanggit ni Doc Delphine.
under umbrella of FDK muna ang dental technologies so the meantime habang inaayos pa. So yung i-explain ko lang po para clear din kayo, 100 po dun sa membership fee na makipunta po sa FDK. Kasi po kami dito sa FDK, nag-a-attend ng mga, sa PPO, no? Ano tayo ng PPO, kaya po kasali tayo sa SPLE. May mga annual contribution din po tayo na binibigay doon. So dyan po natin kinukuha yung mga pondo. Although, kami po is nagkakatulong-tulong din po noon. Pero malaking tulong po yung ano eh, yung annual dues para bumadaw ang ating organization. So yun po, kaya meron po tayong nanalimit po yun for the activities lang ng party-party hindi po. Marami po tayong mga contribution din na binabayaran. So yun po yung ano natin. And then, yung galing sabi nito, since isang organization na kayo, this is preparation for your independent organization, magkakaroon kayo, kung meron na kayong interim, yung second ano natin, meeting natin, doon na i-ano yung first general assembly. So makikita ng mga dentek yung ano natin eh, yung advocacy. Makikita nila na, oh, may mga pag-asa pala kami. Kasi sa experience, no, ang tagal na natin pinlano itong dental, dental technologies, di ba? Noon pa yun yung line na ipasa nila Dr. Nervin. Pero sa inyo pumunta na sa clinic para mag-submit ng pangalan. So, thanks God. At ito daw yung answer dun sa ating prayers. Totoo na to. Mag-exam na talaga kayo. So, ituloy nyo yung sa General Assembly po. Pwede kayong mag-schedule bago yung, ano to please sinabi mo, March? Yung assessment. Bago po yung assessment ng PESTA, kapag schedule kayo ng General Assembly, i-invite natin si Abad. And then we can ask the dental also para po makita ng test that this is the group of the Eastern Region na kailangan nyo rin visitahin. Diba? We are part of Saudi Arabia. So kailangan lang natin makapakita sa kanila na marami tayo. Kasi kung by ano lang meron sa Eastern, para wala silang nakikita na po, mahirapan po natin silang ma-encourage na pumunta dito. So they will have, they will schedule us bago pa sila pumunta dito. Pero Doc, kung hindi man makapunta dito, I'm sure napakalapit ng Riyadh, no? So pag nag-certify sa Riyadh na halimbawa hindi na-comply yung number dito, punta kayo sa Riyadh, i-welcome namin kayo doon para yung mga kailangan ng NC. One, doon yung nakunin. So talagang iilan rin lang naman yung mga may formal education, punta na po tayo ng Riyadh. Makikita nyo ako doon, pati yung presidente namin ng FDK. So, at saka yung grupo ng Dentec doon, makikita nyo kung gano'n sila kadami. Matutuwa kayo dahil kasi napaka masigasig at saka alive. And one thing na pwede na itulong nyo sa FDK Eastern Region is pa nagkaroon ng basketball tournament. Since you will be an eligible member ng FDKER, pag ang Philippine Professional Organization nagpa-hold ng basketball tournament, ayan daw, may players na kayo. Hindi na kayo mahihirapan na kasi mga husband na karunihan dito ang mga ano. Player. So, yun po. Meron pong activity na may bowling din ba kayo dito? Yes. Yeah, may bowling, may basketball. Sali po kayo doon dahil kasi member kayo ng FDK dito sa Eastern Region. So, masaya, mas marami tayo, mas maganda. At saka, marirealize yun po. Ito yung narealize ko, nagkasama-sama kami mga dentista, although may mga eskwelahan. Pag nagkwentuhan kami, nagkakaintindihan kami ng sinasabi namin. Ganon din kayo. Diba? Pag nagkwentuhan kayo tungkol sa trabaho nyo, sa problema, sa mga cases na ginagawa, sa mga amo nyo. Kayo nagkakaintindihan. Di ba mas maganda yun? Breath of fresh air. Yung iba naman yung kausap mo at least naiintindihan ka, hindi mo na kailangan paniwanag. Kasi alam nila, trabaho din nila yun. Ganun po yung nagkakaroon dito. Isa pa kung po pwedeng makitulong sa inyo itong organization na ginagawa nyo is that, for example, may mga nangangailangan ng trabaho, mayroong mga opening, job openings, pwede nyo pong tulungan ang kapwa dental technologist na magkaroon din ng trabaho. Like what Dr. Lisa did sa isa sa mga sikat na nating dentista dito. Siya tumulong ni Dr. Rona para makapagtrabaho dito. Ganun po yan. So, hindi lang to basta tayo nagbuo. It is because we wanted to be united para sa ating lahat. Ganun po yun. Tapos yung mga dentista natin, pag may problema sa laboratory, wala naman palang Pilipino. Punta tayo dito, saan ba kami pwede magpagawa dyan?
So, yun po yung mga kung pwede natin gawin. Ito yung benefits ng pagkakaroon ng organization. I just hope na yung nalaman nyo ngayon, i-spread natin doon sa mga hindi nakapunta rito. At huwag na silang mahiya. Dahil darating ang time, makikita mo ang PRC online. Tsaka mas malakas ang boses natin pag madami. Madali na malaman kung may lisensya o wala. Punta ka lang sa PRC online, click mo kung anong ano, profession. Full name. Pag kinlik mo kung may verify kung merong lisensya o wala. So sabi ko din sa mga litisa sa Riyad na nahihiya pa, huwag na may mahiya. At dyan ang PRC online, right away we can know if you're licensed or not. So this is the time, kasi hindi lang natin alam pa rin kung pababa ni Presidente Duterte, itigil na nila to. Hindi natin alam. Diba? This is the time, maging proud ka, pipindutin mo sa rumbi ng pangalan mo, na ng pangalan mo. Diba? Kasi hindi ko alam ba kung itutuloy pa ng ibang presidente itong ginagawa ng priority sa atin. But anyway, so i-grab natin, sabihin natin sa kanila, ito na yung opportunity, pwede na tayo magkaroon ng lisensya dito. Okay? Maraming salamat po. May mga tanong pa po ba na gusto mong maninawan? Kasi nakita ko yung subject na computer, actually yun, meron akong good news. Meron pong pwede mag-ano sa inyo, na part din ng TESDA. So, pwede siyang mag-lecture sa inyo about the computer. Natuturo po talaga siya sa Consofil. So, na-invite ko na siya talaga as part of our integration program sa APSICOM. Pero pwede itong group po natin is para sa atin lang. Invite ko siya sa para sa inyo lang. Actually, may certain hours po yun. Itatanong ko sa inyo kung gusto nyo bang ipuhanin yung hours for the test NC1. Bibigyan niya tayo ng schedule ilang prioritization kasi hours na kailangan doon. And then isasubmitin po natin yun sa Riyadh para yung sa certificate. At yun po yung ibibigay nyo sa test na sa atin para ma-certify po kayo na doon sa computer program. Basic computer yun. So, meron po pwede mag-lecture. Pag-push na. Kung gusto niyo po, yun, sa mga din. Sino po medyo talaga, ano, alam mo yun, hindi masyadong gamay dun sa mga basic. Pag sinabi ko basic computer, alam niyo nang mag-create ng Word format. Excel. Mag-Excel ng basic. PowerPoint. Wala nang ganito. So, huwag na po tayo mahiya kasi kung pwede nga pag-aralan lahat yan. Importante ka sa inyo kasi ngayon, di ba, yung technology ngayon nagbabago na, puro computerized na. So, isa yan sa part ng qualification nyo. Tsaka minsan nyo kahit mag-enter ka lang ng mga info. And your online application din sa SPNE, kailangan marunong kayo mag-computer. Meron kami member na talagang hirap na hirap siya sa computer. Ang hirap din i-feed sa amin na information kasi kami ang nag-fill up ng application form nila. Pwede magkamali kami. So, before the online application, we will have the computer ano, program seminar. Okay lang po ba sa kasi inyo? Kasi kung kayo ang mag-fill up ng application nyo, di ba yung Leris, sila yun. Kung sino mag-exam kayo, mag-fill up sa computer. Isa sa pag-fill up pa lang ng, ano, sa pangalan mo, bumagsak ka na. Kasi saka na, lahat online na. Sa Pilipinas, lahat po online na. Saka sir, kung natuloy po yung refresher course at saka yung bridging program, online din po yun sa... Interesado kayo. Saka sa kasi magbabakasyon siya ngayon December, balik niya January, para ma-set ko din po yung dito. January 1st week. Pwede second week po. Okay na ba sa inyo yun? Kasi sasabihin ko siya. Actually, nasabihan ko siya kung pwede part of ano yon volunteerism ano niya. So, sa distress kasi yung nasabi ko sa kanya, yung mga distress, hindi siya talaga mapapabayad. Pero alam ko, hindi ganun kalaki. Ang pwede lang natin maging expenses is ito, yung room, tsaka yung snacks natin, tsaka kung at least konting ano lang sa kanya, token of appreciation, mapapakiusapan mo natin. Kasi magbibigyan mo si Sheriff. Yung sa distress OFW, talagang sinabi niya po yun na wala. Hindi ko pa po natanong mo kasi yung case mo sa atin, pero mapapakiusapan mo.
So, pwede po, ano, Doc, i-cut po na muna kasi dapat kumain kasi kumatutuwa. So, ano tayo ha? Okay na yung January. Yun yung unang program tsaka second meeting. Yung tatlo na nandito, isama, i-add nyo ako kasi i-add ko kayo sa grupo ng... Tatlo, si Noni, si John, si John, at si Eric. Eric. Ay, Rene, sorry. Rene. Wala po ba ka sa group? Nasa group chat ako. Ayun, nandun po siya. Siyempre, personal ano ko siya.